Magandang hapon pumuli, mga ka-idol, mga ka-DIY, mga viewers natin dyan, mga kaibigan. Ngayong hapon po, meron tayong gagawin muli. Isang DIY. Ito po, LED light, napakalaki. So kahit malaki yan, 5 volts lang yung supply ng ano, ng LED light na yan. 5 volts lang. So ito yung charging niya. Bago ko sa inayos, ito yung charging niya. Ito. So walang laman yan kasi sira nga. So ginawa ko na ng paraan, DIY. And then ito din yung switch niya, on and off. And then ito na yung charging niya instead of dito. So ang sira talaga niyan ay totally yung board, wala na. Ito yung board niya. So nandiyan na yung charging, nandiyan na rin po yung controller, pinaka-controller talaga ito. Napakaliit. Charging, and then yung a switch. Ito. So napakaliit po. Kaya mabilis na masira. Ayan po. Kumbili natin to sa market. So medyo may kamahalan. So it's better i-DIY na lang natin. So instead of nga dito ang ano, dito ang switch, dito ko na lang nilagay. Ayan po. Ayan. And then yung charging nga ito, 5 volts at least, 2 ampere. Okay na yan. And then yung battery nito, since sasira din, sumabog, pinalitan ko din ng DIY Lion battery. So ginawa kong 4 na Lion battery para mas strong yung ano niya, buhay niya, mas tatagal yung buhay niya. Kahit na ilang oras, 4 na oras pa ilawin niya to bago siya malubat, 4 to hanggang 5 oras. Ayan po. Tingnan po natin yung paano natin ginawa. Ayan po. Meron tayong switch. And then 4 na battery. Meron din yung charging module. Galing yan sa power bank. Yung glow stick. Ayan. And then yung ano, yung light niya, yung LED light. Yan po. Yan po yung galing doon sa malaking ano, malaking ilaw, yung LED light niya. So ang supply niya is 5 volts naman. Ayan po, lagyan natin ng ano muna, tinga yung wire. Okay. So yung ano ko, yung panghinang ko, DIY din niya, yung tip. So kung hindi mo kisikisin, hindi rin siya mag iinit doon sa kuwan. Hindi siya mag-direct ang init doon sa tingga. So kailangan muna kisikisin. Lagyan muna natin ng kabilaan ng wire yan, positive, negative. Okay. Para i-attach natin yan doon sa pinaka-charging module na. So napakalaking bagay po pag meron tayong mga sirang mga power bank. Tapos yung charging module naman ay pwede pa. Yun, yan. Ginamit ko para dyan. Kasi diba wala na siyang ano, wala na siyang charging module, sira na. Wala na yung pinaka-controller niya, wala na yung board. So ang ginawa ko, individual na lang. Switch individual, and then charging module individual din. So ang nag-charge sa battery na yan ay yung charging module. Yan. From battery to LED light. So yun yung nagpapailan na. And then switch para hindi naman magtuloy-tuloy pag ino natin, hindi magtuloy-tuloy yung ilaw, hindi maubos yung ano, yung power ng battery, hindi mako-consume. Yan, kabitin natin yung ano, positive, yung charging module. Kabitin natin yung battery. Okay. Ayaw pa rin.
So yun ang palitan ko na rin yung ano na to, yung tawag nito, yung panghinang ko, soldering iron. Ay, medyo mahina yung ano niya, nasa 40 watts siya, 30 watts lang yata yan. So mas mataas dapat, mga 60 to 80 watts. So pansamantala muna yan. Okay, test natin, 4.1 volts. So kaya niyang pailawin yung lead light na yan, kasi ang supply naman yung 5 volts. Since na strong yan, ilang amperahe yan, kaya niya pailawin yun. Kahit nag-iisa nga lang yan eh, kasi 3.7 naman yan. So kaya niyang pailawin. Ayun po, kaya niyang pailawin yan. So mas matagal ang buhay niyan, kasi apat na yan, apat na lion battery ang ginawa ko. Nakaparalel nga lang. Okay, and then lagyan na natin yan doon sa kuhan, yung battery na yan. Lalagyan natin doon sa loob. Iglugan natin yan, idikit natin yan. Yan. Okay. Yan. Okay, siguraduhin natin na kakapit yan doon sa ano, sa pinaka case ng ano, ng ilaw. Yan. Hindi kita na maigi. Okay. Then yung charging module, iba mailaw yan. Lalagyan natin yung sa gilid. Ay, sa tama, sa gilid. Ay, pinaka-top niya para makikita natin yung ano, yung pag i-charge natin, may makita natin kagad yun na may charging, yung indicator, light indicator. Okay. Oops. Ay, mali pala lang. Lagyan muna natin ng ano, ng tawag ito, USB, kasi naka USB yan eh, yung charging yan. Ayan, hanap muna tayo ng charging, ay yung USB. Okay. Okay, yan o, ito, gamitin natin yan pang charging. So ang charging niyan ay naka-wired na. Naka-wired. Yan, padadaanin lang natin 'yan dito sa pinaka ano niya. Yung sa pinaka yung daanan ng ano, ng switch. Yan, diyan din padadaanin 'yan. Okay, kailangan natin palakihin ng konti ng butas para pumasok. Then isasaksak natin yan doon sa charging module na galing sa power bank. And then from charging modules, i-charge naman niya yung kuan, yung battery, kapag isasaksak mo na yung charger. Yan. Okay. Okay, nakabit na natin. Iguglugan natin yan para kapit na kapit. Lalabas lang natin yung ilaw dito sa gilid, yung light indicator na nagcha-charge, para makita natin. Yan. Didikit natin yan. Okay. Didikit natin yan. Make sure na hindi siya matatanggal. Yung kapit na kapit, kasi para hindi malalaglag doon sa pinaka ano, pinaka sink ng ano, lead light. Mainit 'yan eh. So possible kapag ka doon babagsak 'yan, matutunay yung glow gun. Yung glow kasi mainit. So make sure hindi siya maabot doon sa pinaka sink. Pinaka sink na ilaw. Kasi mainit yan kapag limawa na on mo na. Mainit yan. So lagyan natin ulit ng tingga yung dulo ng bawat wire ng ano,
Ayan, and then kunting hinang para at least mamaya makita natin yan. So ganun lang yung mga ano, paraan para magagamit natin yung mga sira natin mga ilaw kapag 12 volts. So marami na akong ginawa din yan. Pag 12 volts naman yung supply ng lead light, so hanap natin ng 12 volts na charger. Then DIY lang din yan, dito natin bubutasan yan doon sa top, bubutasan natin, padadaanin natin yung switch yan, bubutasan natin yan, kakatirin natin yan para doon ipapadaan natin yung ano. Oops, medyo careful din kasi minsan pag napapalakas mo, paghiwa, baka mahiwa yung ano, mga daliri natin. Ayan, para-paraan lang yung mga ka-idol pag DIY, mahilig ako sa DIY. So ayan, hindi mo na kailangan pang bumili ng ano, bagong ilaw, kasi magkano din yung isang ganyang ilaw. Siguro kung bilhin natin yan, nasa 400 to 500 kasi malakas yung ano niyan. Ay nga, tinitingnan ko yung ano niya, pinaka board ng ano, ang ilaw na yan. Titingnan ko sa market, medyo may kamahalan. So, kulang-kulang na lang na buong unit na ang bilhin mo. Kaya kung masipag ka naman mag DIY, matyaga ka. So, bakit hindi? Gaya niyan. Ito, pangalawang gawa ko na to eh. Yung una kong gawa ay ang sira lang naman yun. Sira din yung charging nun. Yung sa pinaka-control niya, pinaka-board niya, sira yung charging. So, ang ginawa ko, gumawa na ako ng ibang charging na modules. So, ganun din ang ginawa ko. Yung sa power bank, yung module, yung charging module ng power bank, yun yung ginamit ko para mag-charge yung battery. Then yung switch naman nun sa kwan, sa board ako, yung pinaka-controller niya, gumagana pa naman. Kaya meron siyang low, high, medium, high, low. So ito, since nasira talaga totally yung ano, yung board, pag iun natin yan, automatic yan, isang ano lang, isang ilaw lang, isang ano lang, hindi katulad nun na mayroon siyang ano, option, pwede mapahinaan. So at least na magamit pa rin yan, hindi na itatapon. So mga idol, kapag makakita kayo na nasa basurahan, tinatapon na, pulutin nyo na. Okay, mga sira nyo pong ano. Ako, dahil na malikot yung utak ko, kahit na doon sa basurahan, pinupulot ko yan eh. Mga electronic parts, mga ilaw, yan. Kasi nahanapan pa ng paraan yan eh. Yan. Kahit yung mga ano, mga sira natin na mga ilaw, mga 35 watts, mga LED light, pwede pa yan re-remedyuhan. Pwede pa maayos yan. So, ganun lang para mas makatipid tayo. Alam nyo na, napakahirap ang buhay ngayon. So, thankful din ako na medyo maano yung utak ko, malikot, at nakakreate ng mga ideas. So marami po tayong mga ano, inaayos. So ito is DIY yan, yung switch muna, lagyan natin ng tinga, ikabit natin yung dalawang wire.
Yan. Okay. Okay. Para kabitan na natin yung anong wire. Salpakan na natin yan doon sa pan. Okay. Yan. Lagyan natin ng glow gun bawat gilid yung ano na switch na yan. Baka mapasukan ng tubig. Okay. Although hindi naman siya mag-spark, kaso sayang yung ano, yung battery, tsaka yung ang tawag nito, yung ilaw, yung lead light. Kapag mapasukan ng tubig yan, kakalawangin. Okay. Kapag lost contact na, hindi, naiilaw. Yan ang kagandahan niya sa DC. Ayan. Kasi pagka halimbawa kinalawang lang yan, wala nang problema naman kasi hindi naman, hindi lang sa andar. Pero sa 220 volts kapag matapunan ng tubig yan, sigurado spark yan, kakaroon tayo na sunog yan. Ito din namang ano, lion battery kapag mag overcharge sasabog din yan, magkakos din ng ano yan, magkakos din ng sunog. Pero since na meron tayong charging module, siya yung nagko-control. So kapag puno na, sasabihin niya lang yan na full charge. So kakat automatically ng ano na yan, ng module na yan. So yan ang kagandahan kapag meron tayong ganyan. So ibang, yung ibang gumawa, ano lang, diode lang din yung ano nila, okay, resistor. Isang diode din resistor. Para at least kinokontrol niya yung current na papasok. Yan. Kapag halimbawa puno na, tatanggalin na lang. Okay. Tsantsahin na lang yung ano, tsantsahin na lang yung oras kung ilan ang ano, ilang ampere sa isang ano, sa isang minuto. Calculate na lang. O, yung iba naman lalagyan ng voltmeter. Yan, para may indicator. Dapat may indicator kasi at least malalaman natin yung charging niya. So ito, good news yan. Yung sign naman yan, yung lead light, yun yung indicator niya. Yung lead light doon sa medyong, sa module, sa charging module niya. Kapag hindi na mag-blink yun, automatic yun. Puno na yun, full charge na yun. Ayan, kakabit na natin yan. Okay, try. Then i-tornilyo natin yan. Ayan, hanap lang tayo ng tornilyo. Okay. Ano, may ilaw na siya. Tornilyo na lang. Okay. So minsan ha, yung tornilyo hindi naman kasya. So kailangan talaga yung ano, fit na fit yung tornilyo para mas maano siya, kakapit doon. Kasi baka biglang ano yan, biglang malaglag doon sa mismo ano na cover niya. So mangyari niyan, magiging kalahati na lang yung ano, yung ilaw. Imbis na ano, ilawan tong buong ano niya, yung kumbaga pinaka-filter niya para mas lalo pang lumiwanag, okay. Makontrol lang sa ano, yung ilaw, yung lead light. Makakontrol yung sinag no at kakalat doon sa pinaka-filter niya. Yung plastic yan po. Yan. So, may ilaw na siya. So, ganun lang. Tiyaga. Kapag may tiyaga,
may magandang result. Okay. Yan ay galing yan dun sa isang customer. Dalawa una yun yung ginawa ko. Yun. Nagkaroon ako ng time ngayon yung naayos ko na. Ayun, ang charging na. Blue yung indicator niya. Okay. Napaka-useful talaga ang ano, ang DIY. So, kahit na hindi technician, kayang-kaya yan eh. Napaka-basic lang yan. Yan, butasan lang ng ano niyan. Pinakagita, doon ang lusot yung ano, yung USB cable. Yan. Then, didikitan din yan ng ano, kahit may tiban, para hindi siya mag-move. Okay. So for the meantime, lagyan lang natin ng ano, ng glow gun. Okay. Titrim natin ang gilid para hindi masyadong madumi. Okay. Finally, okay na siya. Okay na. Success yung ginawa natin. So yan, i-chat ko na yung ano niyan, yung may-ari niyan. Matutuwa na siya. So yan, ginagamit daw nila yan sa ano eh, sa province pagka ka-travel sila. Maraming salamat po sa panonood diyan, mga idol. And then sundan niyo po ako, i-follow niyo po ako para ma-notify po kayo kapag meron akong i-upload na video na bago. At makakatulong din po sa atin. Marami tayong i-upload pa na mga videos. Thank you. Have a good day.